Kamusta mga idol? PBA update naman tayo. Maverick Ahan Missy kumpirmado kaya na maglalaro na sa SMC Teams. Madami pa din nga ang nahihiwagaan kung saang team maglalaro itong si Ahan Missy matapos siyang hindi pumirma ng panibagong kontrata sa Converge at hinayaan na lang maging isang free agent. Ayon sa mga balita, iniintay na lang ang formality para maglaro si Maverick Ahan Missy sa Barangay Ginebra. Mas nababagay daw kasi sa sistema ng Ginebra si Ahan Missy kumpara sa SMB at Magnolia. Pero bago yan mga idol, ipapakilala ko muna sa inyo ang 1xBet, ang number 1 betting app kung saan pwede kayong tumaya sa mga paborito nyong sports gaya ng NBA, PBA at iba pang online betting games. Mag-register lang gamit ang aking link na nasa comment section at i-type ang aking promo code para makatanggap ka ng up to 7,000 pesos signing bonus sa inyong first deposit. Pwede nyo din gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Mag-register na sa 1xBet mga idol. Alam naman natin na may kakulangan na sa point guard ang Ginebra dahil nagpapagaling pa ang kanilang Ironman na si L.A. Tenorio sa kanyang sakit na cancer. Maliban pa dito, nalalapit na din ang pagretiro ni Tenorio sa basketball dahil sa edad niya na 38 years old at hirap na ding makipagsabayan sa takbuhan mga idol. May natitira pa naman sila na starting point guard sa katauhan ni Stanley Pringle ngunit isa din itong malaking problema para sa Ginebra dahil prone na din sa injury si Pringle at may katandaan na din itong mamang ito sa edad na 36 years old. Kaya naman habang maaga pa ay tinirata na kagad nila si Maverick Ahan Missy. Alam naman natin na SMC Teams lang ang may kakayahan na mamirata ng mga player sa PBA dahil sila lang ang kayang magbigay ng malaking pasahod sa mga basketball player sa PBA. Isa pa, wala na silang nakikita pa na magaling na point guard na pwede nilang kuhain lalo na at ang tina-target nila na player na si Robert Bolek ay umalis na sa PBA para maglaro sa Japan B-League. Ito na sana ang missing piece ng Ginebra para ma-dominate ulit nila ang liga para makapagkampyon. Tumatanda na din kasi ang mga players ng Ginebra kaya kailangan na ulit nilang magpabata ng lineup. Halos wala na kasing pumapasok na magagaling na player sa liga dahil lahat ng mga college superstar sa UAAP at NCAA ay mas prefer na maglaro sa Japan B-League at KBL dahil mas malaki ang sahod doon at mas maganda ang sistema ng liga. Kung hindi man sa overseas ay mas pinipili nilang maglaro sa MPBL dahil nakikita ng mga batang player na magkakaroon sila ng malaking exposure at makakakuha pa sila ng mas mahabang playing time. Kung may pagkakataon nga lang si Ahan Missy na maglaro sa B-League at KBL ay baka doon na lang siya nagpunta. Ang problema, hindi siya kwalipikado na maglaro doon dahil sa isyu ng citizenship niya. Nagkaroon nga din ng pagkakataon na tanungin ng kanyang former coach na si Yang Giao kung nais ba nitong kuhain muli si Ahan Missy para maglaro sa Rain or Shine. Sabi ni Coach Yang, nag-aantay lang din daw siya na magsabi sa kanya si Maverick at kung magkasundo ay kukuhain niya ulit ito. Ang problema lang ay halos fully loaded na ang Rain or Shine sa point guard position at paniguradong may masasakripisyo na player kapag nagdesisyon si Ahan Missy na maglaro muli sa Rain or Shine. Nakakagulat lang kasi ang hinihinging sahod ng basketball player na ito dahil halos ka-level na ni na Junmar Fajardo ang sahod na hinihingi niya sa Converge. Nagde-demand kasi siya ng 900,000 pesos na sahod kada buwan na hindi nalalayo sa sahod ni Junmar Fajardo na nagkakahalaga ng 1 million pesos a month mga idol. Kung sa bagay, maganda naman ang pinakita niyang performance sa Converge dahil siya ang nagmukhang ace player ng koponan imbes na si Jeren Teng at Justin Arana. Hindi kaya natunugan niya na aalis din ang Converge sa PBA kaya nagdesisyon siya na umalis na lang sa koponan. Malaki din kasi ang pinakawalan nilang player sa katauhan ni Abbott Ratter at David Merrell na pinamigay nila sa Magnolia. Nagmukha tuloy farm team ang Converge sa ginawa nilang move at lalo naman nila pinalakas ang lineup ng Magnolia dahil nakakuha sila ng dominant big man. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood, kitikats ulit tayo sa susunod na videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa mga bagong videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!